Alright, yan. Magandang araw mga kabatas natin. Thank you. Are you going na? Okay, you can watch. Mga kabatas natin, no? Ito nga. Dito sila magaling eh. Diba? And it's very ironic. Napaka-ironic na naman ng episode na ito. Makikita mo talaga kung ano yung focus ng mga tao na pumupunta dito sa Raffy Tulfo in Action. At kung ano rin ang gustong gawin ng Raffy Tulfo in Action talaga, 'di ba? Makikita mo talaga pagkakakitaan. Content, 'di ba? Oh, public service. Buti pa sila may tinulungan, 'di ba? Tayo wala. Pero, daldal lang daldal. Panoorin natin. Na rin po kasi... So, mga kabatas natin, yung nakita nyo na TikTok video na yun o kung anumang video yun na-upload, yan daw yung ebidensya nung lalaki na pumunta dito sa Raffy Tulfo in Action. Siyempre, kapag ikaw... Ang tawag sa'yo ay nagre-reklamo, lahat ng ipakita mo dyan sa Raffy Tulfo in Action na ebidensya mo, ebidensya na. Nakita natin kumakailan, no, na naglakad lang yung babae, naka-bra at panty. Ang kaso niya na ay adultery. Ito kaya, anong kaso, mga kabatas natin, no? Panoorin natin. Yun ang issue eh. Nahuli ako na rin siya. Mayroon na nakakausap na ibang lalaki. Tapos nabasa ko na mayroong I love you, ang attention to. Parang nahuli po. Yan. Oh, ito mga batas natin. Batas ang usapan eh, di ba? Abogado yata yung nandiyan eh. May nahulian niya daw na may kausap, may kasama sa video, nag-I love you-han. Ito, pwede bang kasuhan ng adultery? Pag nag-I love you-han, hindi. Anong pwede mong ikaso kapag nag-I love you yung asawa mo sa iba? Wala! Wala! I love you lang yun eh. Tuloy natin. Lang ho yung sitwasyon, kaya parang di ko na rin ho kinayanan. Gusto mo bang magkasundo ulit kayo na Lisa? Magkasama ulit kayo? Hindi ko rin ho alam ko sa kanya eh. Pero sabi niya... Diba? Ang weird, no? It's very contradicting. No. This show is a show of contradictions. Yung mga pumupunta rin dito sa Raffy Tulfo in Action, they are also people of contradictions, including the people who appear here, no? All of them. Why? Kasi nga, 'di ba? They contradict the law. The teachings of the law, no? Isipin mo, ano? Naglakad ka lang naka-video adultery na. Tapos, ito mga kabatas natin, no? Anong gusto mong mangyari? Magkaayos. Oo, gusto ko magkaayos kami. Kaya ako pumunta sa Raffy Tulfo in Action. Seryoso ka? Di ba? Ewan ko kung sabi dito sa comment section, pwede bang kasuhan ng adultery kapag nag-I love you yung asawa mo sa ibang lalaki? Sa akin, hindi. Ewan ko sa kanila. Naayon niya na daw niya eh. Susubukan ulit namin tawagan si Alisa, no, para naman maikonekta kayo. Yan, no. Kasi wala naman silang ano na eh, wala na silang magagawa. Kasi gusto mo makipag-ayos, pumunta ka diyan sa Raffy Tulfo in Action, 'di ba? Syempre ayaw kang kausapin ng babae. Tapos itong Raffy Tulfo, mamimilit. Sila daw ang tatawag. Kami ang Raffy Tulfo in Action, sagutin mo yung tanong namin. Makipag-usap ka doon sa nirereklamo. Pwede ba nilang gawin yon? Hindi. Pag pinilit kang gawin yon, anong pwedeng ikaso sa kanila? Grave coercion. Di ba? Grave coercion, pwede yon. Tapos mga kabatas natin, ano pa ang pwedeng ikaso? Safe Spaces Act. Kasi, sabi sa Safe Spaces Act, kapag ikaw ay ini-spam, kinukulit sa pamamagitan ng pagtawag, 'di ba? Yun, pwede kang kasuhan. 'Di ba? Papasok din 'yon sa anti-cybercrime law. Tuloy natin.
Yung mga spam calls na yan, pwede yan sa anti-cybercrime law. Harassment yan. Ito na naman yung mga audio-audio na ganyan eh. Tapos mamaya, ika-copyright strike ako, i-mute ko muna. No? Yung mga... Kayo since ho nung nakalapit ho kayo sa programa ni Idol Rafi. Maging maganda rin po yun ako. Dahil matatapos na rin yung problema ko sa asawa. Yung gusto ko na rin. Diba? Gumaan. Isipin nyo ito, mga kapatid natin, ha? What not to do? Para gumaan yung iyong nararamdaman, ipapahiya mo yung buong angkan mo. Kasama ang iyong mga anak sa Rafi Tulfo in Action. Diba? Bakit hindi ka nila maghanap ng kaibigan mo dyan? Tapos, huwag kayo magdroga, ha? Siguro, konting ano, salo-salo. Para magkwentuhan kayo. Kailangan talaga i-broadcast mo sa buong mundo? Ito na talaga matapos na dahil sa ayoko na rin kasi ng magulo pa. Magkasunduan na lang kami kung ano yung dapat. Ayoko na ng magulo pa. Sino bang nagpagulo? This show really. Diba? This show. Sa tingin mo ba, pag nagpasok ka na maraming tao na makikimarites sa'yo, mas magiging tahimik? Siyempre, mas gugulo. Oh my goodness. Paano po ba kayo nagkakilala ni Ma'am Alaysa? Sa mga kaibigan ko lang din po eh. Pinakalala lang po sa akin. Hindi ko naman po akalaya na bigla akong mga ano yung lobo sa akin. Nabanggit ninyo noon sa radyo ay etong si ate ay na-addict or kumbaga nalibang masyado sa live stream, bigla na siyang nanlamig, bigla nang nag-iba, nagkaroon na siya ng bago. So pakikwento. Yeah. Isipin nyo na. Bakit ka nandito sa Rafi Tulfo in Action? Kasi nga, yung aking asawa na addict sa live stream. Tapos si Rafi Tulfo naman, ah, pwede, pwede natin pagkakita. Si Rafi Tulfo yun, ah, sige, punta ka dito. Oo, pwede natin gawing episode, contentan. Lagyan natin ng ads, Idol Shopping Network. Ano ba itong app na ginagamit niyan pan live stream? Sa ano po yun eh? Hago eh. Tumagal din sa... Mandadamay pa ng app. Oh my goodness. Maalos mag-iisang taon na rin po sana eh. Kaso, nung nagka-problema nga ako kami, nahinto siya. Hanggang sa yan, napasok na ako siya ng Jollibee. Tapos doon ako na-umpisa yung video na yun na nahuli ko sa kanya. So, doon sa sinend mo video? Ito yung sinend niyang video, mga kabatas natin. Ha? Tapos doon ako na-umpisa yung video na yun na nahuli ko sa kanya. So, doon sa sinend mong video, no, kuya, meron nga siyang kasama doon, may ka-picture kay Yakap. Kilala mo ba yung lalaki doon, kuya? Hindi po eh. Bago lang. Yan, no? Pwede bang kaso yan? Ka-picture kay Yakap? Hindi. Sabi ba ng batas natin, pag niyakap mo ang isang tao, kulong ka? Hindi. Hindi naman masama yumakap ng tao. Kahit hindi mo asawa, pwede mong yakapin. At saka ito kasi, no? Kung ayaw na sa'yo, mag-move on ka na. Pinipilit mo kasi. Hindi mo pwedeng pilitin yung bagay na hindi para sa'yo. Sino? Sino ang pinakakawawa dito? Panoorin natin. Po talaga, biglaan po yung ano niya eh. Kung di ko nga ako nakita lang doon sa may dalawang mata nila na ano, tsaka yung pag-heart-heart niya sa Facebook na sa ako, hindi ko makahuli na gano'n-ganon lang. Bali, paano mo? Di ba? Pag-heart-heart. O kayo, mga nag-heart-heart dyan, kawawa kayo. Papatulfo kayo. May mga bagay talaga na hindi para sa isa't isa. Ang gagawin mo dun, kuya, mag-move on. Hindi yung magpa-Rafi Tulfo in Action. Dahil may mga taong kawawa. Una kuha yung video, kuya. Sa ano nung lalaki, sa Facebook eh. Baga, so, yung lalaki ang nag-post? Opo, na ano sa my day niya. Kaya nirecord ko po yan para may ebidensya. Para sa mga bata. Diba, nakikita mo ba kung gaano kapatetik itong lalaking ito?
Gusto ko magkaayos tayo. Bumalik ka sa akin. Oo, nasaktan siya. Okay. Alam ko yun. Pero tignan niyo sa dulo kasi ha. Ata na lang. Hindi ko na lang siguro yan. Tutuloy. Tatanggapin ko na lang eh, kung ngayon ang gusto niya. Eh, siyempre. Eh, di ba? Yun naman talaga ang umpisa pa lang na ginawa mo. Pinahiya mo pa kayong dalawa. Hindi lang kayong dalawa. Yung sobrang pagmamahal ko sa kanya. Narespeto ko pa rin siya. Alang-alang sa mga bata. Oh. Alang-alang sa mga bata. Sana inisip mo na yan nung umpisa pa lang. Ngayon, ang ginawa mo, bukod sa dinungisan mo, yung pagkatao mo dyan, kasi pinagtatawanan ka ngayon ng mga tao, di ba? Isa kang ano, no? Isa kang scorned lover, frustrated, habol ng habol sa isang tao na ayaw na sa kanya, pinahiya mo rin yung nanay ng mga anak nyo. Kailangan talaga ang pagpapahiya sa 23 million subscribers. Sasabi mo, alang-alang sa mga bata. Sa tingin mo ba, kung may isip na yung mga bata, matutuwa sila sa pagganyan mo, sa paggawa mo, sa pagpunta mo sa Rafi Tulfo in Action para ipahiya yung buong angkan nyo? Tandaan nyo, nanay pa rin ng mga bata yan. Hindi yan mapapalitan. Kahit ayaw na sa'yo, dahil galit ka, gusto mo siyang ipahiya. Hindi mo inisip na pag pinahiya mo yung nanay, mapapahiya din yung mga bata. Kaya nga meron yung nine na, di ba? Nine na talaga tong Rafi Tulfo in Action na ito. Literal! Ngayon, nakapag-aasa rin yung mga bata, ang sasabihin dun sa mga bata, nine na. Naina mo. Sasabihin ng bata, hindi ah. Naina mo. Napanood ko. Tatay mo pa nagpalabas. Oh. Hindi nyo ba naiisip yun? Ibubuli yung mga bata. Naina mo. Tatay mo pa nagpalabas sa Rafi Tulfo in Action. Tapos sasabihin mo, alang-alang para sa mga bata. Ang nangyayari sa pamilyang Pilipino? Hindi lahat ng nangyayari sa mundo sasakto sa buhay mo. Hindi lahat ng gusto mo makukuha mo. Ang importante, huwag kang maging selfish kasi dito naging selfish ka. Ang dami-daming mag-asawa, mag-boyfriend, mag-girlfriend naghihiwalay. Kaya maraming content ang Rafi Tulfo in Action. Huwag nyo nang bigyan alang-alang doon sa mga anak nyo. Tapos tingnan mo sa comment section, gustong-gusto pa nila yung lalaki na pumunta dyan dahil sa... I-mute ko, tignan nyo. Yan. Oh, nag-iyak-iyak siya. Oh, 'di ba? Focus mo, sabi ng director. Focus mo. Ang depressed na rin po ako. Mahal mo pa. Mahal ko po 'yung taong 'yan eh. Simbaga, mahal mo pa ba si Ate? May nararamdaman ka pa? Sabi niya kanina na depressed na daw siya. Oh. Natulungan ba siya ng Rafi Tulfo in Action sa depression niya? Oh, ito tanong, mahal mo pa ba siya? Sobrang mahal ko po 'yung taong 'yan eh. Simbaga. 'Yan eh. Wala ka magagawa. Diba? Alam niyo nung ako, nung binata ako, siguro nung mga 18 years old ako, ganun. Sobrang mahal na mahal ko yung ano, yung si ano, si Alicia Silverstone. Kung may Rafi Tulfo, ipapatulfo ko yun eh. Kailan niyo ba si Alicia Silverstone dun sa Clueless? Kung ano, kung talaga merong Rafi Tulfo, tapos pati si Rachel Leigh Cook, mahal na mahal ko siya. Papatulfo ko talaga yun. Sasabihin ko sa kanya, magkaayos tayo, tutulfo kita. Nakita ko, meron kang kahalikan sa pelikula mo.
Nakikita nyo ba kung gaano ka-absurd yun? Ayaw na sa'yo eh. Hindi mo rin naman pilitin yung isang tao na mahalin ka. Pupunta ka sa Rafi Tulfo in Action para pilitin mo na balikan ka at magkaayos ka o magkaayos kayo ng babae. Hindi mangyayari yun. Lalong-lalo na ganyan ka. Patulfo-tulfo lang. Ay, anyway, mga kabatas natin, 9 na yung lahat. 9 na talaga. Alis 9 na eh. 9 na talaga. 9 nyo pong, 9 na nyo pong lahat. Huwag ho kayong gumawa, no, ng kahit anong bagay kung saan masasabihan yung mga anak nyo na 9 na mo. Yun na lang siguro. Kung wala kang may papamana dun sa anak mo, yun na lang. Yung respetuhin ng mga anak mo, yung nanay nila, kahit gaano sa tingin mo kasama yung nanay nila sa iyo. Tandaan nyo, yung ugnayan ng mag-asawa, ng mag-boyfriend, mag-girlfriend, yung nanay at saka tatay, kahit nagsusuntukan yan, kunwari, kahit sobrang hate na nila yung isa't isa, kahit naglolokohan sila, kahit sila ang pinaka may matindi at pinaka pangit na relasyon sa buong mundo, iba pa rin yan sa relasyon ng anak sa nanay, anak sa tatay, anak doon sa mga magulang. Nagiging selfish kasi ang mga taong ganito dahil iniisip nila masama kang nanay, dapat yung tao at yung mga anak mo maiisip na masama ka rin nanay. Huwag niyong gawin yun. Nainan yung lahat. Nakakainis. Hey, when emotions are high, intelligence at all. Hindi. Siyempre. Hindi pa rin tayo mag-ad hominem mga kamatas natin. Kasi nainan na. Magpapaalam na lang ako. Kasi iniisip ng mga tao talaga, isinisip ko yung pamilya namin. Putik talaga. Maraming salamat mga kamatas natin. At siyempre, tignan nyo ulit siya. Oh, yan. Yak pa more. Matulog po tayo na maimbing dahil alam natin na yung natutulog na maimbing, siya yung laging panalo. Paalam po pansamantala.